Hi, this is Easy Phone Cardas po for Pera Tales. So, kasama ko ngayon si Johnlou del Socorro. Kaibigan ko to, isa siya sa mga senior marketing director natin dito sa IMG. So, bro, magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Okay lang. So, thank you for allowing us na ma-interview ka today. So, first episode natin to. So, I'm pretty sure marami tayong matutulungan sa activity natin na to. So, bro, sa experience mo in terms of your money, ilang taon ka na ba na nagtatrabaho sa Pilipinas? So, sa Pilipinas, since 16 years old ako, nag-start na ako nag-earn ng income at the age of 16. 16, no? Kasi ano ako noon, Bali SK Federation President ako noon sa bayan namin. So, nasa politics ako. Okay. Yun, youth wala ka leader. Naman DDS noon, ha? Wala naman. Iba naman noon. Hindi naman ako dilawan. Okay. And then, after mga 10 years ako noon, the age of 24, nag-start ako mag-work sa isang metal corporation. Then, na-assign ako sa Cebu. After 1 year, na-assign ako sa Cebu for 5 years pa ako sa Cebu, handling Visayas, Mindanao as area sales supervisor. Oo. So, doon ka nagkaroon na idea about sales and marketing doon sa mga trabaho? Beforehand pa, kasi kumuha ako ng units sa master's Business Admin, Public Administration. Okay. So, yun. Pero yung pag-start ko mag-work as sales, dun sa sales, first ano ko yun, environment. Kasi graduate po ako ng computer science. Oo. Napakalayo. Medyo magkalapit na magkalapit. Graduate ako ng computer science. Okay. So, dun ako napadpad. So, sa awa naman ng Diyos, sabi nga, yung interview sa akin, so, wala akong background. So, alam mo na dito sa sales, pag wala kang production within 6 months, ikaw nang bahala mag-decide para sa sarili mo. Pero yeah, pagka meron naman, di ba? Parang ano naman yan, ang laki ng incentive. Oo naman. Tapos luckily naman, dun sa 6 months kong yun, okay yung achievement ko. Kaya nga, nung nag-branch out sila sa Visayas, Mindanao, ako yung pinadala nila dun. Handle that one. And that time po, ngayon, paano po ako napadpad dito sa Kuwait? 2008 po, nag-asawa na ako. Yung misis ko po talaga nandito sa Kuwait, si Sarah. Nasa Kuwait siya. Ngayon, after ng kasal namin, nabuntis siya, nakunan siya dito sa Kuwait. So, okay. Ngayon, may isa akong friend sa Cebu na ganun rin yung situation nila, na nakunan yung asawa niya. So sabi ng, yun ang nag-alala sa akin na dapat magkasama kayo. Kasi tapos noon palaging yun galit si Sarah kung ano yung iniisip, so dapat magkasama kayo. Then naghingi ako ng sign. Sabi ko sa asawa ko, sige, it's either ikaw bumalik or ako pupunta dyan sa Kuwait. Ako naman ayaw ko talaga mag-abroad. Sabi ko kung kaya ko naman lang kitain sa Pilipinas, why mag-abroad? Kaso nga, wala pa kayong anak nun. Wala pa. Kaso nga, dun nagkaroon ako ng naisan ako nun ng asawa ko. Sabi niya, sige, kung ako babalik dyan, sinasabi mo nga kaya mong kitain dyan, may ipon ka naman. No. Okay, yan ang madalas na very mind-boggling na ng mga tanong yun, sa atin. Kala natin, palagi tayo. Ako nun, yung sinabi mo nga, incentive-wise, maganda yung trabaho. Sabi ko nga, yung kinikita ko doon, actually yung first work ko dito sa Kuwait, katingting lang kaysa yung kinikita ko sa Pilipinas. Sabi ko nga, mas maganda pa sa Pilipinas kasi nga, malaki talaga yung kinikita doon. Kaso nga, yun yung sabi ni Sarah, malaki kita mo, may ipon ka pa. So, in a way, sabi nga nila, di ba, hindi sa dami ng kinikita eh. O yun. Sa dami ng natatabi. Dito ko yung natutunan. Kaya, nung na-invite ako dito, sa IMG noong 2015. Oh, 2015. So, 5 years. To be exact, bro. 5 years. Ngayon, last week of February. Okay. So, 5 taon na pala tayo magkakilala. 5 taon na tayo magkakilala. Kasi doon kami nagkakilala before. Hindi talaga kami magkakilala ni Johnlou. True Mary. True Mary. And Kuya Lawrence. Yun. Kasi yun nag-invite sa amin eh. Mag-asawa.
So, dun sa 5 years na yun, bro, so far, in terms of finances, paano nakatulong yung IMG sa pamilya? Malaki, bro. Malaki. Mm-hmm. Super laki. Ako, sa to lang, hindi ko ma-express. Sabihin na lang natin yung learnings. Oh. Hindi talaga mapantayan ng pera. Oh, incomparable yan. Incomparable talaga. So, yun nga, sabi ko, yung learnings na natutunan. Ikaw pa bro yung ano dun eh. Ako pa yung makulit na nag-question sa'yo. Kung anong question ko sa'yo, ako pa makulit. So, ikaw nga, kung minsan hindi ka na nakaano, pero sinasagot mo pa rin ako. Pero, iba talaga kasi, unang-una, pagdating nga, yun nga, nasa Pilipinas ako, hindi ako nag-iipon ng pera. Though nag-iipon naman ako, pero at pagdating ng oras, nawawala. Nawawala. So, hindi ko alam kung bakit, di ba? So, nung nakatenda ko dito sa IMG, laking pagbabago. So, ito lang yung, may isang word ako dun sa presentation na yun. If you want to change your life, sabi dun, change the way you think. So, yun ang medyo pag-uwi ko, talagang tama eh. Dapat it's all about mindset lang talaga. It's all about mindset po talaga. Kasi kahit gaano ka dami yung information, kung hindi naman nababago yung mindset natin. So, bro, dun sa experience mo about handling money, meron ka bang hindi makalimutan na experience mo na struggle sa pagdating sa pera? Oo naman. Marami. 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 Bro, ito bro ha. Malaki yung kinikita ko. Oo. Pero hindi pa katapusan, wala na akong pera. Oo, yung sabi nila, mas marami yung buwan kaysa sa pera. Oo, kasi ano yun eh. Sabihin natin, ano lang yun, pero every month, ganun. Oo. Every 15 days pala. Oo, kasi 15 days din eh, 15 days, 30. Tapos ganun. Hindi pa sahuran, wala na ng pera. So, hindi katulad po dito ha. Dito kasi sa Kuwait, we have monthly lang eh. Mm. Sa atin, mas maano, kasi you have 2 opportunities na gastusin yung pera mo. So, 15 at saka 30. So, yun yung sinasabi ni Johnlou kanina. So yun yung struggle na ang hirap i-manage in a way paano yung pera pag-handle. So, very grateful kasi IMG help us. Ako, I'm grateful bro kasi you answered the call na maging financial advocate din, natulungan yung ibang mga kababayan din natin. So, kung susumahin mo bro, ano yung mga pwede mong, siguro yung pinaka-advice mo doon sa mga tao na nag-uumpisa pa lang mag-invest? Una, kasi diba, saan natin, sa buhay natin, hindi naman nawawalang nasa isip natin mag-ipon. Pero ang pinaka-best thing na invest na natin talaga is learnings. Okay. So, education. So, lalong-lalo na sa financial education. So, ito yung ang natutunan ko dito sa IMG, hindi naman tinuturo sa paaralan. So, ang alam ko lang yung tinuturo sa paaralan is mag-aral kayo ng mabuti, makakuha kayo ng magandang trabaho para mabili niyo yung gusto niyo. Di ba? Pero dito yung turo iba eh. mag-ipon ka para may pera ka sa future. Para may sasandalan ka. Hindi yung may bibiling ka. Ang pinaka-ano pa dito bro, yun nga. The other week, may nagtanong rin sa akin ano yung pinaka-ano. Ito pa bro yung pinaka-best dito. Yung a peso save is a peso earn. So yung pala, pag earnings na pala natin, kala natin sahod na natin. Pero pag itinabag pala natin yun, pwedeng madoble yung earnings natin. So yun ang natutunan ko dito sa IMG. And kung paano mo pa siya ipapagrow, di ba, yung ano, make money while you can. Then, save some. Then, pag save some mo naman, yung isave mo dapat nag-grow. Kadalasan sa atin, hanggang growing lang eh. Kaya, yung iba nga, ano, di ba? Maraming na scam. yun, isa yun. Or yung iba, di ba, ipunin ng 11 months, tapos babakasyon sa atin. Yun. Ubusin ang dalawang bro, linggo. Dapat pala, while yung pera mo nag-grow, dapat be sure na protected siya. Okay. And then, ang next step is, i-build mo yung financial foundation. Yung tinuturo dito sa IMG, yung financial foundation. Yung concept natin. Alam ko maraming mga financial literacy tayong ina-attendan. Pero ito yung nakita ko sa IMG ditong teaching.
if you want daw na ma-secure yung future mo, mm-hmm. ito lang yung itanong mo sa sarili mo. May dalawang if kasi sa buhay natin eh. Yung first if is, what if you die too soon? So who will take care of your family? Correct. So dapat masolusyonan mo yun as early as now. And then, ang second if sa buhay natin, what if naman if you live too long? Which is, hindi natin alam kung kailan yun mangyayari, di ba? Dapat masolusyonan natin yan as early as now. Kasi who will take care of you? Ang sabi ng iba, inaaral ko yung anak ko, bahala sila sa akin pagtanda ko. Hindi eh. Obligasyon natin mga magulang paaralin yung anak natin, pero yung mga anak natin, hindi po obligasyon nila yung pagtanda natin. So yung sabi nga nila, di ba, yung retirement fund nila, yung mga anak nila. Mga anak nila. Diba? So, medyo ano yun, medyo mahirap yun para doon sa mga anak natin in the future. Diba? So, yun ang sunod na gawin natin. Solusyonan natin yung what if I die too soon, what if I live too long. So, ang question doon, hindi naman talaga yung if eh. Oh. Ang tanong doon is when, hindi natin alam. Correct. So, dapat prepare tayo doon sa dalawang yun. Okay. So, bro, last question. Kung malimbawa in the future, 5 to 10 years from now, how do you see yourself ba? So, myself. So, unang-una, as a father, yung anak ko, malaki na. So, I think, maiano ko rin sa kanila yung financial education. So, as early. So, and then yun, ang maging result nun is makita natin yung changes. Oh. Di ba? And then, 5 to 10 years from now, siguro bro, sa IMG bro, siguro bro, may marami nang tayong natulungan na tao. So, kaya nga dito sa advocacy natin na 10 million families, bro, maging part tayo dun. So, siguro kung 10 years pa bro, hindi na 25 million, di ba? Siguro mga 100 million na yon. So, malaking impact po yun sa Pilipinas. Oo, kasi in a way, di ba, nakakatulong yan sa economy. Mm-hmm. Whenever we send back yung pera natin para investment or kahit remittances Totoo. Nga eh. Totoo. Para dun sa pag-angat din ng bansa natin. So, ayan, so, bro, maraming salamat for... Thank you rin sa opportunity or sa anong binigay. Malaking tulong to. So, I'm pretty sure yung mga nanonood ngayon, they have an idea paano ba yung pwede kong gawin dun sa... And yung story mo, bro, I'm sure makakatulong yan para marami din tayo ma-bless ng mga kababayan. Correct. So, bro, maraming salamat. Welcome, bro. Maraming salamat din. Okay, so again, this is Easy Phone Cardas po para sa Pera Tales. This is my first episode, so I'm sure your story can inspire and bless other people. Bye! Bye, pa. Bye.